sinigang ako ngayon gamit yung batuan. Bigyan pa lang kayo ng idea kung paano mag-store ng veggie sa chiller. Kasi ito, oh, ilagyan ko siya ng banana leaves. Ito mo, 1 month na yata itong ano na ito, eh. Sili. Pero fresh pa rin siya. Dati may paper towel, today paper towel sa baba. Sa bottom niya. Oh. Pero na nabubulok siya, eh. After a week or two. Pero pag banana leaves, fresh pa rin. Nagkaroon ako na idea kasi nag-order ako ng 1 sa Shopee. And nakabalos kasi siya sa ano, banana leaves. Ayun, no, fresh pa rin yung batuan. It's preferred ng family ko, ng mga bata, yung sinigang na bangus compared doon sa pork. Although, fabula, pero pinaka-fabula yung bangus. Compared sa shrimp and baboy yan. Kasi may partner siya lagi ng daing. Yung daing, binabad ko yan sa sinamak and patis. Or fish sauce. Kasi yung patis sa Ilonggo, ano yung soy sauce yun eh. So, fish sauce ito. And then, sinama. So, ito yung mga ingredients ng sinigang. Siyempre, hindi nawawala yung rice water. Pag pinakpet or sinigang, may rice water talaga ako. Tsaka yung ano pala kanina, yung daing dito. Ano ko na, may pepper yan. Madami din. Pansin ko natin pag, ano siya, patis or fish sauce ang ilagay. Hindi siya matalsik compared to sa soy sauce pag ilagay. Tapos yung sinamakan. Tapos yan, grated ginger and the garlic. Binuo ko yung kamatis kasi pag nag-boil mamaya, pipisain, ano ko yan, pipisain ko siya. Tawag dun, mash kasama nung ano, ng batuan. 3 pieces lang. Lagay ko si sobrang asim niyan. Equivalent niya pag sa sampalok is 8 pieces sa sampalok. Then the sitaw, the sili, and the okra, and of course, the kangkong. Sa iba-iba yung gusto nila eh. May gusto ng kangkong, may gusto ng sitaw. Ako love ko yung okra. Okay? And yung mga pinalatan ko, gagawin kong fertilizer organic. Then yung binail ko yung sibuyas, the grated ginger, and the kamatis, tsaka yung batuan. Lalagay ko ngayon yung fish. Kumulot na siya. Tapos, after nyan, dudurugin ko yung ano, yung mash ko yung tomato and then the batuan. Ano, kagandahan kasi nitong batuan, ano siya, yung buto niya, maasim siya, pero yung buto niya, malinaw lang, may iba yung lasa niya. Okay, mamash ko yun. Tapos, yung tomato din. Hindi ko siya sinislice kasi pag minash ko siya, mas masarap siya eh kasi ano talaga, yung lasa ng tomato. Same with batuan. Tapos pwede mo lagyan ng ano din, ng tatan, labanos. Depende sa kung gusto niyo yung dagdagan. Sa amin kasi yung labanos, mas preferred namin yung salad. Okay, so balik ko na siya dito. Then after nito, after 10 minutes, ilagay ko na yung mga vegetables. Nain ko yung ano na, yung stock or yung tangkay ng kangkong kasi medyo matigas. Then after 3 minutes, ilagay ko yung mga remaining ingredients like yung okra, yung dahon ng kangkong, yung sitaw, and sili. Tapos depende sa taste nyo, dagdagan nyo ng patis kung matabang pa. Depende kung ano. So, 2 tablespoons of patis, okay na. Okay, lagyan ko na siya ngayon ng patis, timpla, okay, yan, yung patis, tapos dagdag ko yung remaining, kasi inuna ko na yung tangkay, masyado naman yung ano, so dagdag ko yung dahon ng kangkong, and then, ano ba, yung sili, timplahan ko ulit tumamay ng patis kung kulang pa siya. Ito yung color, oh. Kasi mas love namin yung batuan. Yung buto niya, alin namin yun. Okay. Try ko nga. Umaasin. Asin niya. Kasi malalaki yung batuan, eh. Okay. Kung medyo maliliit, pwedeng 5 pieces. Okay, so ito na yung aking sinigang na bangus.